Hello guys, kamusta? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo o ipaliwanag sa inyo ang cost of living dito sa Italy. Katulad na lang ng presyo ng bilihin, ang renta ng bahay o yung upa ng bahay, at saka yung pang-araw-araw na gastos katulad na lang ng transportasyon dito. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Actually guys, nakagawa na ako ng video tungkol sa cost of living dito sa Italy. Ang title nyo is cost of living dito sa Italia. Kaya lang, may mga nagko-comment at mga nagsasuggest na gumawa ulit ako ng panibagong video tungkol doon. Kasi nga yung video na yun is nasa 4 minutes lang, kaya hindi ko masyadong naipaliwanag ng maayos. Kaya dito sa video na ito, mas ipaliliwanag ko ng maayos. Unang-una, ang presyo ng bilihin dito sa Italy ay affordable kasi ang sahod dito is nasa 1,000 euro yung pinakamababa. Ang presyo ng bilihin katulad na lang ng bigas, ang bigas na binibili ko is 5 kilo siya for 5 euro. So ito ay nagtatagal sa aming mag-asawa ng mga isang linggo o minsan mas sigit pa. Kasi ang pagkain dito sa Italy, once ay kinagtrabaho, lalo na kung ikaw ay undocumented o may papel ka man, pero ang trabaho mo is katulong o caregiver, kalimitan libre ka ng pagkain. Halimbawa, stay out ka, pakain ka na kalimitan ng tanghali. So sa umaga, ang kakainin na lang natin is biskuit, saka kape or tea. Napakamura lang nun. Pero kapag stay out ka o yung nagtatrabaho ka bilang katulong sa bahay ng amo, libre ka na pagkain sa tanghalian. So uwi ka na lang sa gabi, yun na lang ang pagkain mo. Kaya kung ikaw ay matipid at talagang may binabayaran ka pang utang o talagang medyo kapos ka sa budget, mga nasa 20 euro lang ang magagastos mo siya sa loob na isang linggo para sa isang tao. Pero kung ikaw naman ay medyo magastos, masigit pa doon. Pero sa loob na isang buwan, nasa 100 euro lang ang maaari mong magastos na pera pagdating sa pagkain. So, depende sa iyo ha, kasi ang trabaho mo stay in at saka stay out. So, yung stay out yung tinutukoy ko. Kapag stay in naman, ang trabaho, syempre, pabahay ka na ng amo, doon ka na makain, magde-day off ka na lang ng Saturday at saka Sunday, syempre, mas mababa pa doon ang magagastos mo para sa pagkain. Siguro sa a month, nasa 50 euro lang. So, basta marunong ka mag-budget saka magtipid, malaki ang maiipon ng pera. Pero kung sagana ka sa pagkain o talaga medyo gusto mo yung masarap na pagkain, affordable pa rin naman kasi ang presyo ng bilihin dito hindi naman ganoon kataas. Katulad na lang sa karne ng baboy, nag-range siya ng 3 euro to 5 euro depende kung halimbawa yung may taba, may laman o yung buto-buto. Pagdating sa manok, ganun din, 3 euro to 5 euro ang presyo ng bilihin. Kaya affordable talaga siya. Pagdating naman sa upahang bahay, dito, maraming nagko-comment guys na kung magkano ang magagastos kapag kumuha ka ng sarili mong bahay o upahang bahay. Unang-una, pag kukuha ka ng sarili mong upahang bahay, kinakailangan meron kang dokumento dito sa Italy. At the same time, maglalaan ka ng 3,000 euro, yun ang pinakamababa. Kasi may binabayaran na advance sa bahay na 2 or 3 months na advance. Tapos nagbabayad ka rin sa agency kasi bago ka makakuha ng isang upahang bahay, mag-a-apply ka sa agency o yung mga immobiliary dito na yun yung mga nagbibigay ng mga upahang bahay na maaari mong maupahan. So magbabayad ka pa rin doon. Tapos may bahay na tinatawag na arredato. Ito yung bahay na meron ng laman o may bahay naman na tinatawag na bota o yung wala pang laman na kahit supa o kahit rep. Yun yung bota, mas mura yung bota, pero pag arredato may laman na, mas mahal siya. Nag-arrange dito ng mga nasa 400 euro to 500 to 600. Depende kasi may tinatawag na monolocale, bilocale at saka trilocale. Ibig sabihin ng monolocale, ito yung parang sala kwarto lang, bilocale dalawang kwarto,
at saka 3 lokale naman is 3 kwarto. So kung plano niyong kumuha ng sariling bahay dito sa Italy, kasi nga medyo mahirap dito ang maghanap ng maupahang bahay, o magiging boarder kayo, maglalaan kayo ng 3,000 euro minimum, at saka yung monthly na 400, 500 o 600. Pero yung 3,000 euro yung pinaka minimum, ha, kailangan mas sigit pa doon. Pero kung ang pagiging isang boarder naman, halimbawa makahanap kayo ng mapagbo-boardingan, katulad sa iba kong video, ang sabi ko, depende pa rin kung stay in ka, stay out. Depende kung ilang days ka umuwi sa isang bahay. Halimbawa na lang stay out, ibig sabihin 8 hours ka nagtatrabaho, uwi ka ng gabi. Monday to Friday, saka Saturday and Sunday. Nasa 200 euro to 250 euro a month sa isang tao. Hindi ibig sabihin na may sarili kayong kwarto, ha. Minsan nakakatsamba kayo na may sarili kayong kwarto. Pero minsan naman is bed spacer lang din talaga 'yon. So maganda kayo ng 250 euro o to 300, o minsan may nakakamura ng 200. Yun ay border kayo na stay out ang trabaho nyo, everyday kayong umuwi. Pero kung stay in naman ang trabaho, ibig sabihin uwi ka lang ng Saturday and Sunday, nasa 100 euro to 150 euro a month ang binabayaran. Kalimitan nandun na yung mga bills na kuryente, tubig, lahat-lahat, internet. Pero wag din kayo minsan mabibigla kasi minsan hindi rin siya kasama sa binabayaran yung 250 kung stay out o 150 kung stay in. Kaya minsan ang may-ari ng bahay nangongolekta pa rin siya ng hati-hati kayo para sa pambayad ng internet, kuryente, tubig, gas. Yun talaga kasi yung kalakaran dito sa Italy kasi ang isang upahang bahay pagpalagay mo ng 600 euro a month. Pero syempre mababayaran ka pang internet, kuryente, tubig, gas. Yun yung mga expenses. O minsan may mga detergent ka pang bibilhin, halimbawa ikaw may-ari ng bahay, o kung ano-ano pang paglilinis ng bahay na kakailangan mo sa paglilinis ng bahay. So yun ay share kayo doon, hati-hati kayo doon. So pagdating naman sa transportation, ang transportation dito sa Italy ay medyo may kamahalan. Kasi imagine mo na lang dito sa amin, sa bus, mula dito sa amin, pupuntang city, dito kami sa Desensano, pupunta kami ng Brescia, ang bus o train ay nasa 4 euro. Papunta pa lang doon. So kung pabalik, 8 euro. Kaya medyo may kamahalan talaga dito ang pamasahe. Pagdating naman sa mula dito sa amin sa Desensano to Milan, 1.5 hour ang biyahe, nasa 9 euro. O pagbalikan naman, makakatipid ka 16 euro pagbalikan. Kaya ang ginagawa, kalimitan ng mga Pilipino dito, kung nasaan silang lugar, doon na rin sila mismo naghahanap ng malapit na trabaho. O kaya naman kung talagang hindi may iwasan ang trabaho mo nasa malayo, kumukuha kami ng abonamento na tinatawag. O yung monthly na babayaran mo sa transportation. Depende, katulad ko, ang kinuha ko is Provincia de Brescia. So may card ako, ang binabayaran ko noon is 87 euro a month. Pwede na akong magsakay kahit saan basta within Provincia de Brescia, within the province of Brescia. Pero kapag ang kinuha ko naman is Lombardy o Lombardia na region, nasa 110 euro a month. Pero pwede na akong makapagsakay kahit saan ng libre sa buong Lombardy region kasama ng Milan, itong Desensano, itong Mantua. Basta yung within Lombardy region. O kaya naman, dito naman kapag nasa city lang, within the city, may tinatawag na urbano na bus o yung orange dito sa lugar namin, ang ticket nun is nasa 1 euro o 2 euro balikan. Pero kapag kinuha mo siya ng monthly, nasa 20 euro naman a month. So yun ang presyo ng mga bilihin ng cost of living dito sa Italy. Pagdating naman sa mga sapatos, damit, o mga pantalon, o mga shorts, medyo may kamahalan siya
I-compare natin doon sa presyo sa Pilipinas at saka i-compare ko doon sa Taiwan, mas mura doon ang mga gamit. Yung mga sapatos, mas mura, makakabili ka every month. Dito may kamahalan, kasi nga, may quality talaga siya. Quality talaga kasi nandito yung mga Dolce & Gabbana, mga Versace, pero mahal talaga siya. Pero kung yung mga Nike, Adidas, kung i-compare ko sa Pilipinas saka sa Taiwan, mas mahal dito. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero mas namamahalan ako compare sa Taiwan na abot presyo mo talaga yung mga damit, kahit yung mga gadget. Dito ang mga gadget, medyo may kamahalan din. O mura naman, kaya lang hindi na siya yung updated na unit ng cellphone halimbawa. So ano pa ba? So yun lang guys. At sana kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea patungkol sa cost of living dito sa Italy. At by the way guys, may gusto lang akong ibalita pala sa inyo. Para magkakaroon ng flu season dito sa Italy, sa next video ko na siya itatalakayin. Pero itong flu season na ito ay by December pa naman itong mapipirmahan yata. So yun lamang guys, at kung may katanong kayo, just comment down below at sasagutin ko sa susunod kong video. O sasagutin ko pag may time po ako. Maraming salamat sa panood, and don't forget to like, share, and subscribe. Ciao sa inyong lahat. Grazie, arrivederci.